sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga batong marka na natuklasan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang unang batong umago sa pansin ng ating ka-TH. Mapapansin natin dito na ang ibabaw nito ay may nakaukit na isang arrow sign kung saan ay isang pointer na nakaturo sa isang mahalagang direksyon. Pagdating sa aking pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito, masasabi kong ito ay man-made o walang dudang isang lehitimong marka. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang mga batong maayos na nakasalansan. Base sa aking naging pagsusuri, masasabi kong ito ay sadyang inayos ng tao kung saan ay malayong mangyari na ito ay gawa ng kalikasan. Pagdating sa mga nakasalansan na mga batong tulad nito, karaniwang dito mismo itinago ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang mga kayamanan. Maaaring ang deposito ay nasa ilalim nito o nasa likurang bahagi nito. Ito ang isa pang kuha ng ating ka-TH sa mga nakasalansang mga bato. Kung ating itong pagmamasdan ng mabuti, sadyang maayos ang kanilang pagkakasalansan kung saan ay matibay ito at hindi basta-bastang magigiba. Sa larawan na ito ay may isang bahagi ng bato kung saan ay nais ipasuri ng ating ka-TH kung ito ay isang arrowhead na nakaturo sa pababang direksyon. Batay sa aking naging pagsusuri, ang paraan sa pagkakaukit nito ay nature-made lamang, kaya masasabi kong wala tayong kasiguruan sa pagkalihitimo nito bilang isang marka. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang bato kung saan ay may markang malalim ang pagkakaukit. Pero kung pagmamasdan nating mabuti ang hugis ng batong ito, mapapansin natin na ito ay parang hugis ng isang pagong. Pagdating sa mga pagong bilang marka, karaniwang ang ulo ng mga ito ang siyang nagsisilbing pointer na nagtuturo ng isang mahalagang direksyon. Kaya pagdating dito, ito ang kanyang ulo at ito ay nakatingin sa direksyon na ito. Suriin lamang natin kung ano ang meron sa direksyon na ito kung saan ay maaaring nakatingin ang ulo nito sa isang kasunod na marka. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang batong may kakaibang nakaukit na marka.
napapansin natin na ito ay parang dinaanan ng ahas. Pero base sa aking naging pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito, masasabi kong ito ay nature made lamang. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang ibabaw ng lumang bato. Mapapansin natin dito na meron itong mga nakaukit na linya at isang bilog na butas. Base sa aking naging pagsusuri, ang mga nakaukit na linya ay masasabi kong nature made lamang. Pero pagdating sa butas, maaaring ito ay isang posibleng lehitimong marka. Ngunit ito lamang ay ating makukumpirma sa pamamagitan ng ibang mga marka sa paligid nito. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang batong may mga nakaukit na diretsyong linya at mga butas. Base sa aking naging pagsusuri ay masasabi kong ito ay gawa lamang ng ating kalikasan. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang batong may kakaibang hugis. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, ito ay parang ulo ng isang palaka. Tulad ng pagong na marka, ang ulo ng isang palaka ay maituturing nating isang pointer na nagtuturo sa mahalagang direksyon. Ngunit pagdating sa pagkalihitimo nito bilang isang marka, ako ay may pagtutuda. Kaya ang gagawin natin dito ay kailangan nating suriin kung ito ay nakaharap o nakatingin sa isang kasunod na marka. Sa larawan naman na ito ay ang iginuit ng ating ka-TH na sketch map. Sa aking naging pagsusuri, ang pagtutuunan natin ng pansin dito ay sa bahagi na ito, sapagkat sa bahagi na ito ay ang kinalalagyan ng mga lehitimong marka kung saan ay ang nakaukit na arrow sign, mga nakasalansang bato at ang batong hugis pagong. Mapapansin natin dito na ang nakaukit na arrow sign ay nakaturo ng direkta sa mga nakasalansang bato. Ganun din dito sa batong hugis pago. Mapapansin natin na ang ulo nito ay nakatingin sa mga batong nakasalansan. Kaya sa kabuuan, masasabi kong ang treasure deposit spot o ang kinalalagyan ng mahalagang bagay ay dito lamang sa nakasalansang mga batong ito. Shout out kay ka-TH na si Music is My Life. Shout out kay ka-TH na si Bobby Almagro. Shout out kay ka-TH na si Torio Bolsao. Shout out kay ka-TH na si John Jalurina. Shout out kay ka-TH na si Nolan Gomez.